Even for I ituturo ko yung kung paano ko ginawa yung nahalungkat kong picture kanina. Kasi ngayong araw na to ay hindi ako gumawa ng tutorial, hindi rin ako naglaro. Ang ginawa ko ay naglinis ng piles. So, may nakita kong piles kanina. At gusto ko siyang ishare kung paano ko siya noon sinolve at ginawa. Okay? Okay. So, ito siya. Yan. So, yan yung pile. Mga bearing coordinates. Saka, hindi ko kasi matandaan kung sino ang nagpagawa sa akin nito. Basta ito ay pinagawa sa akin noon. At ngayon, gusto kong i-share kung paano ko siya plinat sa AutoCAD, paano ko kinompute nang magka-idea naman kayo at ma-share ko sa inyo, okay? At sa nagpagawa sa akin nito, kung sakali man makita mo, ay salamat at sana'y hindi ka magalit. Kasi sishare ko lang kung paano ko ipablat. Okay? So, umpisahan ko na. At bago ko umpisahan, ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakiclick na lang ang aking subscribe button at ang ating notification bell para ma-update kayo kung meron akong bagong tutorial. So ngayon, yung ating coordinates na yon ay ilalagay natin sa AutoCAD. Okay? Buksan natin yung AutoCAD. Sandali lang po at sa kabila lumalabas. Okay. Ayan. Okay. Ngayon ay i-introduce ko lang muna ang mga dating trabaho ko sa survey. Dati akong
naglo-locate ng mga nut corners at nagtapat ng mga coordinates, kaya umpisahan ko na. Una, ayusin muna natin yung ating worksheet. So, para ito hindi galaw ng galaw, UCS icon setting, origin natin. Ngayon, punta tayo sa ating annotate. Tapos dimension. Yan. Gawa tayo ng ating new. Sabihin natin survey. Okay. Set current. Modify natin. Ang importante, pag gumawa ka ng mga survey sheet ay dito. Ay dito, primary units. Engineering. Yeah. Degree. Amen. Okay, engineering. Degree minute seconds. Oh. Degree seconds na lang. Oh, minute pala. Degree minute na lang. Okay, ang ating round up ay 00. Okay. Tapos ang ating fit, ganyan na muna. Ating text. Ganyan na rin muna. Tapos, okay natin yan. Tapos, tapos sa units naman. Okay. Dito sa units. Ganun din, engineering. 00. Survey units. Northing, easting. Clockwise. Huwag na. Okay, inches na lang. Then, direction. Northing tayo lagi. Okay. Okay. Testingin natin. Ayan. 20 degrees. Sa text tayo, modify, okay, degrees lang yung lumalabas. So, ito tayo ulit. Modify. Primary units. Ah, dito. Angular. Degree, minutes, seconds. Yun. Tapos, okay. Set current. Close. Try natin. Ayun, nagbago na. Okay.
So, yan ang settings natin. Tapos, dito yung settings natin. Puna dynamic input. Ito siya. Right click, dynamic input. Lagi nyong i-check sa area na to. Enable pointer input. Setting. Dapat naka-cartesian siya. At absolute coordinate. So, okay. Okay. So, save natin. Lagay natin dun sa document. Kaya sa desktop na lang. Survey tutorial. Okay, so yan po ang ating unang lesson. Setting up your workstation for survey coordinates. Sa next lesson natin ay yung ating mga coordinates ay mga bearing ay ilalagay natin sa tawag nito sa table para sa mga susunod na video natin ay mas madali na. Okay, so salamat, see you on the next video.